Pakinggan natin yung customer, mga master. Magawas ang yung error. Kuwan siya. Kansa nakabutang siya. Wala sa, wala pa. Pero tantaon na mo, P4 siya. Dili man error, nakabutang P niya. Oh. P8 eh, P8. Anong EP8 error na siya? Error code? O mo gani, natingala gani kung anong ni Ana. Nila to sa pabutong nila. Oh, sige, sige. Niya, wala man ko kay... Oo. Inuwan na mo kay... Dili, dami siya remote po, dugay na nila daot. Mm-hmm. Wala magdugay remote na ni. Mga 5 minutes siguro. Nagkuhan siya. O mo... Bukuan ang gana na ang install. Ito ang compressor. Ang compressor. D. F. Ano saan ang F? Fan mag-iapon lang. Fan, o. So, call. Mag-call yun. Okay, uh-huh. Kung mag-F ko, di rin man mo gawas ang number sa temperature. Uh-huh. O, di man na siya mo gawas. Kaya temperature man eh. Uh-huh. Kung mag-D ko, di iapon siya mo gawas. Magsige lang siya D yun. So magsigyog ko. Cool. O, magkulgyog ko. Magawas na siya. Mapilman niyo kung mabugnaw kay ay mag-andar ang compressor. Okay, mabugnawman. Bukan mapulgyog siya. Natalang serveran. Sige daw. 5 minutes siya. Mag-andar naman siya. 5 minutes. Pero mo lagi na. Dili magdugay. Mapalong na po. O, mutrip na po siya. Mubalik siya fan. Hmm. Niya. Mubalik man siya pero kadyut lang niya po. Pag kumana na. Mabalik na po siya, fan niya, di lagi siya mabalik. Madugay, magawas na itong P8. Okay, ano man. Sa una, katong pagdaot niya, P4. Oo. Oh. Tingnan ko muna yung likod, yung ventilation niya. Uy. Okay naman yung ventilation niya, open naman. Kasi pag doon sa loob, hindi mo masyadong marinig kung umaandar yung compressor. So dito, pakinggan nyo. Kasi ang compressor ng inverter, mga master, pag umaandar yan, nagtuturbo yan. Kaya may maririnig kayo parang umuugong. Nagtuturbo na yan. Pero yun nga ang hinaing ng customer, after 2 to 3 minutes namamatay. So dali natin sa labas. Yan, umaandar na ang compressor. Nakita nyo sa clamp tester, umabot na siya ng 3. Umaandar naman yung compressor nyo. Tingnan nyo, nagbiblink na yung ilaw sa monitor, yung lights. So, ibig sabihin yan, good ang compressor, umaandar. Tingnan nyo din sa clamp, umabot na siya ng 4 amperes. Kahit pakinggan nyo yung compressor, nagtuturbo na yan. So after 2 to 3 minutes, namamatay yun yung reklamo ni customer. Tapos pag umaandar na siya, pag namamatay pala, hindi na babalik, nagpapan na lang siya. So ganun kasi yung lumalabas P4 at saka P8, yun ang sabi ni customer. So hindi ko na lang hinantay sa loob kasi mamaya mayroon pa akong i-home service. So dinala ko na lang agad sa labas para ma-check na natin, kasi na-explain naman ng customer kung anong problema nito. So P4 at saka P8 kasi ang problema niya nasa labas. So kaya pumunta ako sa likod para makita ko yung ventilation niya. Baka nasa kulob yung condenser side. So mag high ampere yan, saka masisira yung mga sensor. Supposed to be okay naman. So nagbabibrate siya, pero titingnan nyo, normal lang yan, sa kanya lang yan. Bago pa naman kasi itong unit na ito, ilang years pa lang daw ito, mga 2 to 3 years, parang ganon. So yan pong sensor na yan, nakita nyo yung sa tube. Isa din yan sa dahil yan, oh, namamatay na yung compressor. Nagki-trip off na. So yan, oh, pan na lang ang umaandar, oh, 4.46 yan yung amperahe ng pan. Nakita nyo sa naman sa clamp.
bagong andar yon 2 to 3 minutes. Nandito pa naman yung customer nakaupo, pero try na lang nating tanggalin agad. Pang madali ang trabaho na lang ito, kasi bago ko naman pinuntahan ito, tinanong ko na din siya kung anong problema. Nag-i-error po ang unit na ito, mga master. Itong carrier na ito nag-P4 nung una daw, tapos nag-P8 na naman. So dalawa po ang problema nito, P4 at saka P8 yung error. So nakita nyo ba yung sensor sa may condenser yung nakadikit? Isa yan sa dahilan, pero chichik muna natin. At saka yung isang ambient sensor nito. So isa-isahin na lang muna natin. So mayroon na rin akong dinalang, may kanya-kanya silang reading din eh. So mayroon akong dinalang sensor. Pag ganito ako, pag mag-home service, lalo na pag pumunta yung mga customer sa shop, so tatanungin nyo muna. So ganun yun ang mga technique dun, master. Kung may problema siyang medyo hindi naman ganun kalaki, so magdadala ka na lang, lalo na medyo malayo sa shop mo. So unahin natin yung check ang sensor na nandito sa nakadikit sa condenser, yung isang sensor, nakita nyo ba? Kasi isa din yan sa dahilan na magpipiit, nag-change value. So tingnan nyo, pawala-wala yung reading niya, nag-change value na siya. Pagpasensyahan nyo nang hindi masyado makita yung mga pinag-check ko, mga master, kasi itong kasama ko ngayon lang siya nakasama sa akin, so hindi pa niya alam gaano kung paano o saan nakatutok yung kamera. So bilisan na lang natin, pang madalian na lang to, yan o. Nakasit po yan sa times 10 ohms. So paiba-iba yung value niya. Resistance lang ang pagre-reading natin sa isang sensor. Kasi pag once nag-change value yan, namamatay yung compressor niya, umaandar lang yung pan. So mayroon naman siyang mga kanya-kanyang value o reading. At saka mayroon din siyang sariling mga kanya-kanyang error. So nag-change value na, kawala-wala na yung sensor na yung nakakonect sa condenser. So mayroon pa tayong i-check. Check natin tong sensor yung nakakonect sa may compressor. May tatlo kasing sensor dito sa likod, mga master. Yung sa may condenser nakadikit, yun isa din sa P8 yun. Yung nakadikit sa compressor, may possible din na magto-trouble yan. Same lang din ang mga error na, so try natin check baka mag-change value. Mayroon din siyang sensor na ambient sensor. Maya pakikita ko. Okay naman yung reading niya. Normal naman. So wala pong problema sa sensor na nakadikit sa compressor. So normal naman ang reading niya. So mayroon pa tayong isang iti-check, kasi nag P4 at saka P8. So dalawang sensor ang problema nito for sure. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-check yung ambient sensor. So normal yung reading sa compressor, na yung sensor nakadikit sa compressor. Yung isa namang problema nandun sa condenser nakadikit. So mamaya papalitan natin yon. So may isa pa akong i-check kung paano ko gagawin. Titingnan nyo na lang, mga master. Sinupakuha ko ng tubig na sa nilagay ko sa baso. Magtataka naman yung customer kung anong gagawin ko. So titingnan lang natin kung anong makakaya natin. Pero pag tayo mga teknisya, may diskarte tayo eh, lalo na mga Pinoy. Tatanggalin muna natin, papalitan muna natin to ng sensor. Actually meron na akong dala, so pwede na natin ipalit. Pero yung isa pa, titingnan natin kung ang problema nito. Napansin nyo naman kanina, yan o, may dala ako. Napansin nyo naman kanina, 2 to 3 minutes, hindi pa nga umabot ng 3 minutes, namamatay na agad yung compressor, nagtitrip off na. Dahilan, nagchichange value na yung sensor. So ito, papalit natin.
So yan na po, putulin na lang natin. So ito po yung ipapalit natin dun sa sensor na nakadikit sa condenser. Mamaya mayroon din kasi akong i-home service, medyo malayo-layo din, so tinatanong ko na lang, pinapakinggan ko na lang sa, yung side kanina ng customer. Pero alam ko na kung saan dating titirahin, gagawin. Yan o. So, yan, yan yung papalit natin. So, ito ang ipapalit natin na sensor na nakalikit sa condenser side. So, may isa pa akong ito troubleshoot na yung ambient sensor. Pero mamaya, titingnan nyo kung anong gagawin ko. Kasi nung time na magto-trouble yan, kunting sense lang ng init, namamatay din yung compressor. So mamaya lalagyan natin ng tubig yung baso para ma-determine din natin. So, ibalik muna natin tong condenser, ayo sensor na nakadikit sa condenser. Huwag niyo pala kung kalimutang i-subscribe mga master ang aking YouTube channel na Rimletik. Balik muna natin para panda rin natin, tapos titingnan niyo kung anong gagawin ko sa ambient sensor. May isang sensor dito, yung maliit. Mabilisan na lang ito kasi yung isa kong customer yan, no? May sensor, nakita niyo yung isa. Yung customer nagtitix na sa akin, sa ano ba daw yan, oh? Yan. Titingnan nyo yan kung anong gagawin ko dyan mamaya. Ang customer kasi na ito mga master, Chinese po siya, kaya lagi siyang nagtatanong, so pinapakinggan ko din yung side niya para, kasi sila naman mismo nakakalam sa kwarto nila, kasi pag pinapaanda na namamatay after 2 to 3 minutes. So ina-advise ko din naman sa kanya at ini-explain ko sa kanya na at ganitong gagawin ko. So try natin panda rin. Hindi napindot. Yan o. So papanda rin na natin to. Ngayon tingnan natin yung sa clamp tester. Yan o, umaandar. Pan pa lang po yan. Yan yung reading ng panmotor, umaandar na po siya. Hintayin muna natin umaandar yung compressor. Masilan kasi itong mga inverter mga master, lalo na pag nag-home service ka. Pero pag mga ganito kasi yung problema niya ay P4 at saka P8. So alam na natin kung saan yung problema nito, nasa sensor lang. So hindi na natin kailangang dadalhin pa sa shop. May sensor naman akong dala kasi dadaritso pa ako mamaya. May home service din ako. Freezer at saka ano, aircon din. So wait na lang natin kung yan, oh. Tingnan nyo yung diagram niya, daming wiring, ano? Daming sensor. Pero may kanya-kanya silang reading at saka may kanya-kanya silang error code. Yan o, nag-blink na yung ilaw dun sa compressor, umaandar na. Bumibilis na yung andar niya. Nagra-run rin yung compressor mga master, nakikita nyo naman. Nasa 2 amperes na siya mahigit. Mamaya akyat pa yan. Pag nakaabot, napansin ko dito, pag umaabot na siya sa 5 amperes, namamatay na yung compressor. So yung P8 na error, nahanap na natin, nalagyan na natin. Pero ngayon ipapakita ko, yan, umaandar na yung compressor. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-check ng ambient sensor. Paano i-check 2.85 94 3. So umakyat na siya. So hintay na lang natin siya. Sandali. Papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yung
ambient sensor. Nagrarana na po yung compressor, maabot na sa 4.50 amperes. Wait na lang natin kung anong gagawin natin dito. So, wag nyo na lang munang i-off itong video na to. Titingnan nyo kung anong technique, kung anong, paano gawin yung sa ambient sensor. Pasinsan na kung medyo maingay dito rin mga master. Nasa tabi na kami ng daan kasi. Yan o, yung ambient sensor na yan. Nakita nyo yan. Yan. Isa din yan sa nagbibigay ng error. Meron akong hinandang tubig din na nandun sa gilid. Pero ilang minuto pa naman eh. Nagrarana ang ating compressor. I-monitor na lang muna natin ulit. Huwag nyo pala akong kalimutan mga master, mag-subscribe sa aking YouTube channel na Remnetech para updated kayo sa bagong mga video. Ang kagandahan ng dito sa inverter, hindi masyadong maingay, pero yun nga lang, pag mag-i-error na magka-trouble, kaming problema. So yan, kasi sana kung medyo malikot yung video mga master kasi bago pa yung kasama ko. So yan, titingnan nyo mga master, umabot pa siya sa 5, nilagay ko na yung ambient sensor kasi napapansin ko ito, pag umabot na siya ng 5 amperes namamatay. So nilagay ko na, nung umabot na siya sa 5 amperes, nilagay ko na sa tubig, yung baso na may tubig, yung ambient sensor. Tingnan nyo yung reading ng clamp, yung amperahe niya. Nagtuloy-tuloy na siya mga master. Yan o. Ayos ba mga master? So, maingat lang din. Kailangan may kasama kayong isang technician na humahawak sa baso. So, ganyan mag-check mga master. Medyo delikado lang, baka matapon yung tubig, pero nandito na kami sa area, so kailangan na naming gawin ang aming makakaya. So yan. So kailangan nating palitan yan. So hindi na namamatay, pero pag tanggalin ko yung tubig na yan, namamatay siya. So medyo matagal-tagal ng obserbasyon na ito, yan ang problema, so papalitan na lang din natin ng bago. Yan. Hindi naman siya ganong bago pala yung use na, pero gumagana pa naman. So yan o. So pinalitan ko na mga master. So try nating pandarin ulit. Tingnan nyo yung sa flooring, i-observe nyo, wala siyang tubig pa ha. Mamaya magtalsika na yung tubig na yan. Kasi ibig sabihin yan, gumagana na yung compressor niya. Napalitan ko na sa yung ambient sensor. Ang trouble nito, P4 at saka P8. Kung P8 lang, yun lang ang papalitan natin sa may condenser. Yung sensor na nakadikit doon. Kung P4 lang sana, ang papalitan, yan o, mandar na. I-observe mo na. Ang papalitan lang natin yung ambient sensor. Pero dalawang trouble niya, P4 at saka P8. So, yung dalawang pinapalitan ko. Yan o. Tingnan nyo yung reading mga master ha. At saka tingnan nyo yung tubig sa flooring mamaya. Mga 4 na araw na itong hindi nagamit ng customer. Yung observe niya lang lagi. So, dry na dry yung flooring nito. Wala siyang katubig-tubig kasi nga hindi gumagana. Kahit naman makita nyo, wala siya ganong tubig. Pero mamaya, titingnan nyo. O, maandar na yung ating compressor. So, ibig sabihin yan, meaning,
gumagana na at saka tuloy-tuloy na yung andar ng compressor, hindi na siya nagtitrip off. So, doon yun din mabibase nyo mga master. Yan, for so, hindi masyadong maigay ang compressor nito eh. Yan, tingnan nyo yung tubig sa flooring. So, kailangan ko na siyang ipahin to kasi tumatalsik na yung tubig sa may board. Habang nag-o-observe ako, tumatalsik na. Kailangan nang patayin ito. Baka matalsikan pa ng tubig yung board. Ngayon, tingnan nyo yung tubig dun sa evaporator papunta sa condenser. At least, nakita na ng customer na gumagana yung technique natin, mga Pinoy na technician, kahit naman tayo baguhan lang. So, actually, ang customer na ito, tumatawag na sana siya sa bilihan ng aircon. Ang gusto niya yung ipabili nga sana ay non-inverter. Ito yung problema, oh. Yung ambient sensor at saka yung sensor na nakadikit sa condenser. Yung dalawang problema. Ayos ba mga master? Huwag niyo pala akong kalimutang subscribe mga aking YouTube channel. So, pwede na natin balik to. Lagyan muna natin ng electrical tape. So, ganun lang mag-determine mga master. P4 at saka P8 yung nagawa nating araw na to. Hindi ko na lang hinihintay. Hinihintay yung mag-i-error pa sa board. Pero narinig nyo naman kanina, naka-translate siya. Mismo ang customer ang nagsasabi mga ilang araw na itong ganito. So, bumabalik naman, nakita nyo naman kanina, nag-i-error din, namamatay. Pero yung, ang explain ng customer, lumalabas yung P4 at saka P8. Pag pinapa-under niya, tapos namamatay, papa-underin niya ulit. So, habang tumatagal, lumalabas yung P4 at saka P8. So, hindi na natin hintayin na babalik agad yon, kasi medyo matagal tayo eh, matagalan. Mag-home service pa ako mamaya eh. Mayroon pa akong gagawing freezer at saka isang aircon din. So, ganun lang mga master. P4 at saka P8, nandun yung problema sa P8 sa may sensor na nakadikit sa condenser. Yung P4, yung ambient sensor. O, i-check nyo na lang. Kung hindi kayo sigurado, kailangan gamitan nyo din ng tubig. Ito, papakita ko. Yan yung problema. Yung ambient sensor at saka condenser, ay yung sensor na nakadikit sa condenser. So, ganun na mga master, pag lumalabas yung error, kung hindi kayo sigurado, maglagay kayo ng tubig sa baso, tapos ilublob nyo sa tubig na may, sa baso na may tubig yung sensor. Kasi, ang explanation, yan o, umiinit kasi yung tube na yan, so, nag-change value siya, kaya namamatay agad yung compressor. Kasi hindi na normal. So, pag hindi kayo sure, lalagay nyo lang sa baso na may tubig. So, yan o, tingnan nyo. Ang dami ng tubig na magagas. So, meaning nyan, gumagana na ang compressor. Hindi na siya namamatay. So, ibalik na namin to para makaalis na din at saka magamit na ni customer. May gagawin pa kami mamaya. Home service din. Tingnan nyo yung mga kasamahan ko. Si Master Dodge Malinog at saka si Master Dennis Lasarte. Ayos na kasama itong dalawa na to. So yan, babalik na natin. So, wait na lang muna natin to. Papanda rin natin sa ulit. Tapos titingnan ko sa likod din. Hindi kasi masyadong marinig yung tunog ng compressor dito. Hindi ko din siya magamitan ng clamp. Para dire-diretso na yung andar niya. Mapipil ko naman na umandar na yung compressor, 'di ba? Lumalamig siya, pero gusto ko ding marinig yung tunog talaga ng compressor sa likod. Yan oh, umandar na siya. So, Remletic pala, mga master. Huwag niyo kalimutang i-follow ang aking YouTube channel para updated kayo pag may bago akong mga video na lalabas.
carrier inverter window type ang natutrouble natin ngayon. So nandito sa gilid yung customer. Siya na-explain kanina, dinig na dinig nyo naman. Kanina pa umandar ang unit nito. So chinik ko na lang ulit. Do-double check bago kami aalis. So yan na, umandar na. Laging nakaabang yung customer para makita niya din daw kung anong ginagawa ko. Hindi naman, mabait naman yung customer. Nakita nyo naman na satisfied na din yung pagtutrouble natin. U-order na sana siya pero kinansil niya na lang kasi gumagana na. Ayos ba mga master? Balik tayo sa loob. So, yun o, napil ko na yung lamig eh. Kapapasok ko pa lang. So, ganyan. Pag magtutrouble kayo mga master, isit nyo lang din muna sa 24 pag mga inverter. So, in-explain ko na din na kung bakit 24 yung ipa-sit ko sa kanya. So, next time ulit mga master. Maraming salamat.